taong 2021. Dahil sa pandemic, tanggalan ng empleyado, kasama ang malalaking kumpanya. Swerte kami mag-asawa at hindi kami tinanggal. Ang kapalit naman, nabawasan ng food allowance at iba pa. Bawal ang overtime. Para sa aming mag-asawa, ayos lang kaysa mawalan kami ng trabaho. Isang paggawaan na malalaking tarpaulin ang aming pinagtatrabahuhan. Kilala sa mga sikat na fast food, mga tarpaulin ng mga politikong mayayaman. At kami din ang gumagawa ng lahat ng tarpaulin ng mga sikat na company sa bansa. Kaya naman nahirapan kaming umupa ng apartment. Kinakapos na kami. May mga anak pa kami. Kapos na talaga. Dumaing ako sa pamilya ko. Kaya sabi ng inay, "Kayo ay umuwi muna dito sa atin. Maawa kayo sa mga apo ko." Kaya naman sinunod ko ang aking inay. Umuwi kami sa isang bayan sakop ng Calabarzon. Ilang buwan din kaming pabalik-balik ng asawa ko, Manila at pabalik sa lugar ng inay ko. Mahirap ang daan, kurbada at tirik. Yun lang talaga ang daan para makarating sa lugar namin. Aalis ng 4 a.m. at babalik ng 5 p.m. Minsan 6 p.m. at malimit gabi na kami nakakarating ng bahay namin. Inaabot kami ng hating gabi dahil na rin sa traffic. May dalawang beses na nangyari sa aming mag-asawa gamit ang aming second-hand na sasakyan ang aming pinagtsatsagaan para lang makapaghanap buhay sa lungsod at kahit naman luma na, hindi kami tinitirik sa daan. Pero ang karanasan namin, hindi kayang pantayan. Mabuti pa nga maflatan tanggap ko pa. Pero ang pangyayaring yun, hindi ko malilimutan. Isang gabi inabot kami ng 10 p.m. Wala pa kami sa lugar namin. Kasalukuyang kaming nasa kurbadang daan. Ako'y sanay magbiyahe, kaya naman wala sa amin ang takot. Mas takot pa kami sa aksidente. Wika nga ng mister ko, "Bakit ka matatakot sa multo at taswang? Matakot ka sa lasing na driver sa daan." At tama nga naman ang asawa ko. Sa bandang taas, biglang may gumalabog sa bubong ng aming sasakyan. Malaking hayop, mabigat, at sabay huni ng isang ibon. Agad din naman lumipad papalayo, para bang ginawa lang tuntungan ang bubong ng kotse namin. Ibon lang siguro, Daddy." Wika ko, pero kami nagtinginan. Diretso lang ang aming takbo. Hindi mabilis at hindi mabagal. Kahit alam namin na hindi ordinaryong ibon yun. Pati ang huni nito. Hindi kami nagpahalata. Ayaw namin matakot ang isa't isa. Wala kaming pinagkukwentuhan nun. Mahirap na baka mamaya matakot ang mga anak namin. At hindi na kami payagan lumuwas. Ang nanay ko pa man din matatakotin. At muli balik sa realidad. Uwi at balik ng gabi. Araw-araw yun ang aming routine. Pero aminin man namin sa sarili namin na wala lang ang aming naranasang yun. Hindi na kami natuwa sa sunod naming karanasan. Araw yon ng Friday. Off namin kinabukasan. Kaya naman medyo ginabi kami sa daan. Pasado na 11 p.m. nun, namili pa kami ng mga gamit ng mga bata at masaya kami nagkwekwentuhan. Sinadya namin gawin yon dahil malapit na naman kami sa kurbadang daan. Natatakot ako pero ayokong ipahalata sa asawa ko. Pababa pa lang kami sa paikot-ikot na kurba at napakalayo pa namin sa kabahayan. Nang bigla kaming napatigil ng biglaan, isa na namang malakas na bagsak ng kung anong nilalang na nasa bubungan ng kotse namin. Natagalan nito at bumigat bahagya ang aming sasakyan. Malaking nilalang yon. Nakatitig ako sa asawa ko at pareho kaming natulala. "Mami, huwag kang kikibo." Wika ng asawa ko sa akin. Kita pala niya sa side mirror ang nilalang sa ibabaw ng kotse namin. "Mami, taong hubad. Diyos ko, huwag kang iimik.
malaking hubad na lalaki na mabalahibo ang nasa bubong ng kotse natin. Basta, huwag kang kikibo. Saad ng asawa ko. Diyos ko. Rinig ko ang yabag at pagkibo nito. Ako'y nagdasal na. Diyos ko, bahala na po kayo sa aming mag-asawa. Sinilip muli ng asawa ko ang side mirror. At laking gulat niya, nakasilip din ito. Nagulat ang asawa ko. Mami, nakatitig siya sa akin. Nanlilisik ang mga mata. Kumapit ka. Patatakbuhin ko na mabilis ang sasakyan. Bahala na. Baka kung anong gawin sa atin kung babagalan ko. Wika nito. Kumapit ka. Bulong nito. At nang aking balikan ng tingin ang bahaging alam ko nandun ang tao o halimaw ba yun. Ramdam ko nasa tapat ko na siya. At nang biglang patakbuhin ng asawa ko ang kotse namin na napakabilis, ang lalaking hubad ay nanatiling nakakapit at pumapagaspas halos ang pakpak na parang sa paniki, ay naaaninag ko. Diyos ko po, maawa po kayo sa amin. At pumikit ako. May mga anak kami. Huwag po. Dasal ko. Nagkataon wala kaming nakasalubong na kahit na anong sasakyan. At hindi naman kami nagtaka. Alas 12 na pala pasado. Sa bilis ng pangyayari at bilis ng takbo namin, ang asawa ko walang pakialam kung maa-aksidente ba kami sa tindi ng takot nito. At biglang bumitaw ang halimaw at lumipad. Napakalaki ng kanyang mga pakpak. Mahirap paniwalaan. Kami mag-asawa ay matatakutin. Pero nung oras na yon, maniwala kayo. Malaking lalaki na nakahubad. May pakpak at ang mata, nanlilisik na pulang-pula. Hindi man siya tao, pero naniniwala kami na totoo ang aswang. Buhay na saksi kami ng asawa ko. At 2021 lang ito nangyari. Kung kami ay pinaghinaan ng loob ng oras na yon, baka napahama kami at naaksidente. At kung nauna ang takot sa amin, baka patay na kami mag-asawa. Ganun pala ang pakiramdam ng bigla ang makakaranas ng kababalaghan. Napakalakas ng tulong sa amin ng pagdadasal. Napakahiwaga. Pag naaalala namin mag-asawa, at kami dumadaan muli sa lugar, kami nagkakatitigan na lamang. Di namin pwedeng sabihin sa mga anak namin. Sinarili na lang namin ang lahat. At nag-iingat na din kami. May dala na kaming pangontra. Nagtanong-tanong kami sa mga taga roon bago umakyat ng kurbadang daan. Sinadya namin bumaba at magtanong-tanong. Doon naman ako lumaki sa sunod na bayan. At nung bata pa ako, wala naman ako naririnig na ganun mga pangyayari. Kaya kami nagtanong, maaga pa naman bago umuwi. Kailangan may makuha kaming kasagutan. Dahil matagal pa kaming dadaan sa lugar. At dapat handa kami sa mga mangyayari pa. At isang matanda na may tindang uling ang aming tinanong. Manang, pwede pong magtanong? Wika ko. At mabait naman itong nakipag-usap sa amin. Sinabi namin ang lahat-lahat at nagtaka ako sa matanda. Para bang hindi man lang ito nagtaka. Ang asawa ko nahalata din niya. Nako ineng, mahirap ipaliwanag. Ilang buwan na rin ang nakakalipas. Maraming nakakita sa malaking ibon na yon. Saad nito? Ang mabuti pang gawin niyo. Bumili kayo ng buntot ng pagi at lagi kayong magdala ng asin sa biyahe. Wala tayong magagawa. Ang kutob namin, dayo ang nilalang na yon at nakatira sa itaas ng bundok, sa gubat. Basta ang maipapayo ko sa inyong dalawa, magdasal at humanda lagi sa mangyayari. Dagdag pa ng matanda. Umalis na kami. Alam na namin kung ano nga ba ang nilalang na yon.
Mahirap kalaban ng ganon. Wala nga kaming kalaban-laban. Kaya dapat maghanap kami ng buntot pagi. Hanggang sa lugar namin kahit kami mag-asawa ay walang pinagkwentuhan. Ang mismong nanay ko ang nagpaalala sa amin. Kayo'y mag-iingat sa gabi. At ang mga kapitbahay natin narinig ko nag-uusap. May aswang daw sa kurbadang daan. Ikukuha ko kayo ng pangontra sa tiyuhin nyo. Mahirap na, iba na ang panahon ngayon. Wika ng inay. At mula nga noon, pagdadaan kami, alerto at mabilis ang patakbo namin. At ramdam ko may nakatingin sa amin. At rinig ko pa rin ang mahihinang huni sa paligid. Pero matapang na kami, dahil may pangontra na kami, at parang ilag na sila sa aming sasakyan mula noon. Wala naman kami magagawa, kagaya din natin sila, gustong lumaban sa buhay. Iba nga lang ang lahi nila sa tao. May mga hindi naniniwala, pero pag naranasan nila, doon lang magsisimula ang takot at paniniwala nila. Basta't magdala ng pangontra at magdasal, yun ang lagi naming payo sa mga nakakausap namin sa aming lugar. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and welcome po sa mga new subscriber natin. Maraming salamat din po sa ating mahusay na writer na si Maria Solo. Sa mga masisipag na moderator ng Don Alejandro Stories, sina Swiss Nigger, Ajeline Redondo, Lira Luna, Ginaline Magdalena, at sa mga solid team abangers, Cindy Sembrano, Ashiteru, Christine Nacionales, Ethela Garcia, Papi Dance, Chibi Joan, Trisha Cecil, Baby Jean, Maria Maria. Salamat din po kana Maverick Moreno Sente, Mitches Green, Evie Maypulos, Cruel Lising, Ishdane Antonio, Danny Jean, Ontarap, Wilmer Obligado, Athena, Rosette Ersando, Fernando, Imogen, Adriel, April Divine Baroca, Mary Chris Sardan, RG Valenzuela, Matt Gallardo, Francho Liencio, Villanueva Venus, Chris Cerveza, Asuncion Nadine, Wilma Villacarlos, Jane Revillar, Annalisa Gipit, Yolanda Guintabano. And sa mga co-narrators natin, maraming salamat po sa suporta. At sa inyo pong lahat, thank you po. Kita-kits po tayo sa next story po. Thank you.